Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Amadeo Flores, Gerald Anyovo, Badit 3021, B73MV, Jose Facificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Orquetelio, Charlene Gumansing, Jure Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi, kay Ruby Velasco, at Jovi Bilio. Shoutout din sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Maraming salamat din sa mga nag-sponsor sa ating mga pag-games at walang sawang sumuporta na nagbigay sa atin ng halaga para sa mga prizes. Kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, at sa lahat ng kanyang mga kasamahan na mga OFW. Salamat din kay Roman Villanueva. Mabuhay po kayo mga idol. Bago sila uwi sa Barangay Libo, sa kanilang lugar, susubukan muna nilang puntahan ang lugar ng lasi para simula na nahanapin ang pamangkin at ang anak ni Tatay Dadoy na si Amaki. Ilang minutong natahimik itong si Gabriel at nag-iisip tungkol sa mga sinasabi ni Manong Dudoy. Pagkatapos, sabi nitong si Gabriel, "Panahon na siguro, Tatay Dudoy, na balikan ko ang aking nakaraan at muling balikan din ang aking pinanggagalingan." Nang marinig ni Manong Dudoy ang sinasabi ni Gabriel, napaluha ang matanda, lalo na tinatawag siyang tatay nito. Matapos na makapag-usap ang mag-ama, kinausap na din nila itong si Pinunong Aki. "Masaya ako sa inyo, Dudoy, at wala akong tutol sa mga balak ninyo at nitong si Gabriel. Siguro panahon na din na masilayang muli ni Gabriel ang kanyang lugar na kapanganakan. Sa muli, maraming salamat sa tulong mo, Dudoy." Kaya sa araw na yon, nagpaalam na sina Arman, Edgar, Manong Dudoy at itong si Gabriel sa lahat ng mga gabunan. Napaiyak pa itong si Nanay Indriquita sa loob ng maraming taon. Unang bisis ito na mawalay ng matagal ang kanyang anak sa kanya. Pati sina Bukaw at Loida, nalulungkot na din ang mga ito. Itong si Quintin, gusto nitong sumama kay Gabriel. Pumayag naman si Pinunong Aki dahil bukod kay Garudo, matalik din ito na kaibigan ni Gabriel at itinuring na isang kapatid. Wala ng mga magulang itong si Quintin dahil napatay ang mga ito sa labanan ng mga kapwa aswang. Ilang minutong lumipas, pababa na sila ng bundok ng Barangay Busay. Kasama din nilang bumaba si Tatay Akong, at sa pagkakataong ito, nagulat ang albularyo nang malaman ang katotohanan na anak pala ni Manong Dudoy itong si Gabriel, na isa sa mga gabunan at kinatatakutan ng mga kapwa aswang at pati na ng mga antinggiro at mga albularyo. Makalipas ang ilang minuto nang marating na nila ang patag, kailangan ng magpaalam ni Manong Dudoy sa dalawang kaibigan. Ang ikinalulungkot ng matanda, hindi pa niya natapos ang mga pagsasanay sa mga ito.
Pero itong si Arman, gusto din itong sumama sa isla ng Siquijor para ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga orasyon at kaalaman. Itong si Edgar, gustuhin man itong sumama sa kanila, pero hindi kaya ng kanyang katawan. Malala ang mga sugat nito na natamo sa labanan, at siguradong hindi din ito papayagan ng mga magulang. Pero itong si Arman, dahil apo ito ni Tatay Akong, walang tutol ang matandang albularyo, dahil alam nito na maraming matutunan itong si Arman kay Manong Dudoy. Matapos na makapagpaalam, agad na umalis sila sa Barangay Busay at papunta na sa baybayin. May kakilala itong si Arman na nagmamay-ari ng bangka, kaya agad nila itong nilapitan at kinausap na magpahatid sila sa kabilang isla. Agad naman na pumayag ito, at makalipas lamang ang ilang minuto, nagbiyahe na sila papunta ng isla ng Siquijor. Hindi na alam ni Manong Dudoy ang hitsura ngayon ng isla, at hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Ano kaya ang reaksyon ng kanyang mga kamag-anak kung makikita siya? Pero may tuwa at galak din siyang naramdaman, dahil kasama at buhay ang kanyang anak. Pero may misyon pa siya na dapat natapusin. Kailangan na malaman nila kung buhay pa ba o patay na ang kanyang pamangkin na anak ni Tatay Dadoy. Pero kahit na isang sugal at parang naghanap sila ng karayom sa gitna ng kagubatan, walang pakialam ang matanda. Nakikita nga niya itong si Gabriel, at may tiwala siya sa kanyang mga gabay. Makalipas pa ang ilang minutong pagbiyahe, narating na nila ang isla ng Siquijor doon sa lugar ng Lasi. Pagkababa ni Manong Dudoy, pinagmamasdan nito ang buong paligid. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Kay tagal na din ng panahon na umalis siya sa lugar na ito, naalala pa niya ang mga panahon na laging si Tatay Dadoy ang nilalapitan ng mga taong pinipiste ng mga kampon ng kadiliman. At ang kanyang kapatid na si Tatay Dadoy, kinatatakutan ito ng mga kampon ng demonyo. Sa mga panahon na yon, hindi pa malakas ang kakayahan niya, at mas pinili niya na mamuhay ng tahimik. Pero may mga alam na din siya sa mga orasyon dahil ito kay Tatay Dadoy. Naputol ang kanyang mga pag-isip nang magtanong sa kanya itong si Gabriel. Tatay Dudoy, saan na tayo ngayon papunta? Oo nga pala, saan sila ngayon magsisimula? Pero bahala na. Malaki ang lugar ng Lasi, pero kaya ito ng kanyang gabay. Magsisimula sila sa pagtatanong kung sino ang nakakilala ng mag-asawang Taling at Luis. Kumain muna ang mga ito, at pagkatapos, nagsimula na silang magtatanong doon sa lungsod, hanggang sa makilala ang dalawang matandang nagtitinda ng buko. Nang masambit nila ang pangalan ng mag-asawang Taling at Luis, napatitig ang mga ito sa kanila. Dahil ilang taon na ang lumipas, napatay na ang mag-asawa. Bakit mo kilala ang mag-asawang Taling at Luis? Sinabi na lang din ni Manong Dudoy na kakilala niya ito noon. Ang sagot ng isang matandang lalaki, matagal na silang patay. Matagal nang natapos ang kanilang kasamaan
dito sa aming lugar, pati na sa buong isla. Pinatay sila ng isang malakas na albularyo na nakatira sa lungsod ng Talingting. Tanong uli ni Manong Dudoy na sa pagkakataong yon, agad na nakakita ng pag-asa sa kanilang pakay sa lugar. Kung ganon, alam nyo din ang tungkol sa batang kinuha nila. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Alam kong may anak sila na ang pangalan ay Buka. Pero wala na akong balita tungkol sa bata. Kaya ang nasa isip ng matanda, baka ito na ang anak ni Tatay Dadoy. Pero habang nag-uusap ang mga ito, may lumapit sa kanila na dalawang katao. Nakasuot ang mga ito ng purong itim na damit. At ang nakapagtataka, alam ng mga ito ang kanilang pinag-uusapan. Sabi agad nung isa, "Manong, alam ko ang hinahanap ninyo. Sumama kayo sa amin. Alam namin kung nasaan ang anak ng mag-asawang Taling at Luis, itong si Buka." Napatitig si Manong Dudoy sa dalawang lalaki, pati na rin si Narman, Quintin at Gabriel. Nagtataka sila sa ikinikilos ng dalawa. Sino ang mga ito? At pagkatapos, nakita din nilang nagmamadaling umalis ang dalawang matandang nagtitinda ng buko palayo doon sa lugar, na parang takot na takot sakay ng kanilang tricycle. Ramdam din nila na may mga karga ang dalawang lalaking ito. Kaya ang sagot ni Manong Dudoy, "Di bali na lang mga iho, hindi naman ganun kahalaga ang aming pakay sa anak nila ni Taling at Luis." At umalis na ang grupo nila doon sa lugar. Iniwan ng mga ito ang dalawang lalaki, titig na titig sa kanila. Sabi ni Gabriel, "May mga karga ang dalawang yon, Tatay Dudoy. At bakit takot na takot ang dalawang matandang pinagtanungan natin?" "Oo, Gabriel, iba ang naramdaman ko sa mga taong yon. Sinusundan nila ang dalawang matanda. Pero pagliko ng mga ito sa kabilang kalye, biglang nawala ang sinasakyang tricycle ng dalawa. Saan na naman sila magtatanong? Naglalakad pa ang mga ito hanggang sasapitin ang labasan ng lungsod. Dito nila nakita at naabutan ang mga taong nagkagulo. Nagsitakbuhan ang ilan sa kanila at nagsigawan. May narinig silang putukan. May mga pulis na din ang paparating. Lumapit pa sila doon sa mga taong nagkagulo at nakita nila ang mga nakahandusay na mga katawan na wala ng buhay at katabi ito sa dalawang sasakyan na tagdad ng bala. Gabriel, tingnan mo." Ang agad na sabi nitong si Quintin nang makita ang mga kalalakian na nakasakay ng motor papalayo. Tatlong nakamotor na lahat ay nakasuot ng maitim na damit. At nakilala nila ang dalawa sa mga ito. Ang mga ito ang lumapit sa kanila kanina. Sabi ni Manong Dudoy, "Gabriel, sundan natin ang mga yan. Umiral na naman ang pagkamatulungin ng mga ito. Hindi dapat makawala ang mga ganitong klaseng tao." Kaya mabilis na tumakbo ang apat. At habang tumatakbo, nakita nila ang dalawang matanda na nasa gilid ng isang gusali, dala ang kanilang sasakyan. Mabilis nila itong nilapitan. Sabi ni Manong Dudoy,
Pwede ba naming magamit ang inyong sasakyan? Susundan namin ang mga kriminal. Pero ang sagot ng isang matanda, tara, susundan natin ang mga yon. Kaya agad na sumakay ang apat at sinusundan ang mga papalayong mga nakamotor. Pero sa tingin ni Manong Dudoy, kung tricycle lamang ang gamit nila, hindi nila maabutan ang mga kriminal. Kaya sabi ni Gabriel, Tatay Dudoy, kami na ang bahala ni Quintin. Sumunod na lang kayo. At mabilis nang bumaba ang dalawang gabunan. At gulat ang dalawang matanda nang makitang napakabilis na tumakbo ang mga ito papasunod sa mga nakamotor.